panuring araw mga mag-aaral na Grade 10. Maligayang pagdating sa Araling Panlipunan para sa makabagong silid-aralan. Ako si Ma'am She, ang teacher analyst na inyong magiging gabay sa inyong pag-unawa sa mga issue at pangyayari sa lipunang ating ginagalawan na natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Ngayong araw na ito, bibigyang tuon natin ang isa sa mga suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas at ito ay ang solid waste. Ang kapaligiran ay may malaking kaugnayan sa paghubog at pagpapaunlad ng ating pamumuhay. Ito ang tagapagtustos ng mga likas na yaman na siya namang tumutugon sa ating mga pangangailangan. Ngunit sa kabila ng pakinabang na nakukuha natin mula dito, nakalulungkot na tila baga pinagwawalang bahala natin ang halaga nito. Ang malala pa, tayo ang nagiging dahilan ng pagkasira nito. Ayon sa Republic Act 9003 na kilala bilang Solid Waste Management Act of 2000, ang solid waste ay mga tinapong basura na nanggagaling sa mga kabahayan at komersyal na establishmento, mga non-hazardous na basurang institusyonal at industriyal, mga basura na galing sa lansangan at konstruksyon, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura, at iba pang basurang hindi nakakalason. Ayon sa National Solid Waste Management Status Report, ang municipal solid waste ay nagmumula sa residential, commercial, institusyonal at industriyal na establishmento. Ayon sa ulat, pinakamalaking bahagda nito ay mula sa mga kabahayan. Kabilang na dito ang mga papel, bote, plastic containers, tissue at diapers, yard waste, kitchen scraps, at mga special waste. Binanggit din sa ulat na ang pinakamalaking uri ng itinatapong basura ay ang tinatawag na biodegradable na may 52.31%. Sa pagala ang suliranin ito. Dahil ito sa 3K. Una, kawalan ng disiplina. Ikalawa, kakulangan ng kaalaman. At ikatlo, katigasan ng ulo. Marami sa atin ang walang disiplina sa pagtatapo ng basura. Marami ang nagtatapo ng basura mula sa tahanan patungo kung saan-saan. Tapon sa ilog, sa estero, kalsada, kahit saan magustuhan. Ito ang nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot ng iba't ibang sakit. Marami ang may kakulangan sa kaalaman sa mga batas na umiiral at marami ang hindi sumusunod sa waste segregation o pagbubukod ng basura. Kung mahigpit sanang ipinatutupad ang waste segregation, mas magiging madali ang pamamahala sa mga basura. Mababawasan din ang trabaho ng mga waste collectors dahil hindi na nila kailangan pang magsagawa ng waste segregation bago dalhin ang mga nakolektang basura sa mga dumpsite. Paano ngayon hinaharap ng ating bansa ang malaking suliranin sa solid waste? Para madaling tandaan, gamitin natin ang 3 P's. 1. Pamamahala ng basura o waste management. 2. Pagpapatupad ng batas. 3. Pakikipagtulungan sa mga non-government organizations. Ang pamamahala ng basura or waste management ay tumutukoy sa wastong pagkuha, paglilipat, pagtatapon o paggamit, at pagsubaybay ng basura ng mga tao. Isinasagawa ito upang mapangasiwaan ng maayos ang mga basura para maiwasan ang masasamang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Para sa ating K2, habang gumagawa ang ating pamahalaan ng mga hakbangin upang mabigyan ng solusyon ang suliranin natin sa solid waste, samahan natin ito ng pakikiisa at disiplina ng suliranin sa solid waste sa ating bansa ay mabawasan at tuluyang mawala. Tandaan, mga mulat at mapanuring kabataan na sa kanilang tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa bawat individual at nasyon. Magkita-kita tayong muli para sa susunod nating episode. Dito sa DepEd TV, pakikinggan ang boses ng kabataang Filipino sa pagtalakay ng iba't ibang kontemporaryong issue.